Ay mga apo, magta-try lang ulit ako. Actually, hindi ko talaga carry mag-review ng mga gadget na high-tech. Yung sobrang high-tech like yung cellphone. Doon lang ako sa medyo semi-high-tech na kaya ng lolang intindihan. But anyway, ikikwento ko sa inyo kung bakit ko to pinili, bakit ko binili, at bakit ko irerekomenda sa inyo na pwede nyo ring bilhin itong gadget na ito. Isa-isa nating gawin yan, ha? But if you really like this kind of video na nagre-review ang Lola in my own way ng mga gadgets, etc., etc., please do like, subscribe, at saka hit that notification. Pakishare na rin yung video ko. It's always your Lola with an H kahit saan platform. It's L-O-L-A-H Bong Lim here saying na continue watching this video para at least malaman nyo naman kung ano yung binili ng Lola, okay? Okay, here we go. Nagsuot lang ng larga vista, Lola. Kasi pumunta kami ng SM South Mall. Hindi ko talaga expected na bibili ako nito. Pero noon ko pa gustong bumili ng cellphone. And my primary na gusto kong bilhin, iPhone 15 Pro. Kasi nga, Type-C na siya. Yun lang talaga yung reason kung ba't ako bibili ng iPhone. Dahil Type-C na yung connector niya. Kasi I have my iPad with me. Trinay, kung hindi ko po nare-review to guys. Nag-unboxing lang ako kasi. Pero siguro I have the guts na. M1 pa to. Hindi ko talaga siya na-review. Wala kasi talaga akong guts. Kasi nga, hindi ako reviewer ng mga ganyang ka-high-tech na gadget. But I will try. Kwentuhan na lang tayo. Medyo matatagalan yung time, pero bear with me. Pumunta kami na SM South Mall dito sa Las Piñas. Naghanap ako, talaga tinignan ko yung mga iPhone store, kung sino pa may mga available na iPhone doon. All the while, walang Pro. Wala talaga iPhone Pro na available. iPhone 15 lang at saka iPhone 15 Plus. Sabi ko, yung Pro ang talagang hinahanap ko. Nagtanong-tanong din ako sa mga yung network, yung mga Smart Globe. Wala rin available na Pro. So sabi ko, baka hindi talaga ako pinabibili ng iPhone. Kasi nga, sabi ko, ba't ganun? Kasi kahit saan ako nagpunta, walang Pro. Laging iPhone 15 lang tsaka iPhone 15 Plus. So, nag-decide ako magbago ng brand. Sabi ko, if I were to buy another cellphone, gusto ko, since Android na naman, di ba? Sabi ko, maiba naman. Sabi ko, maibang form factor. I went to Samsung. And then, look for the Z Fold. 5 na pala yung version nila. No, hindi ko alam. But anyway, tinignan ko yung Safe Fold. Okay naman siya. Parang, nangungusap. At parang sinasabihan niya ako, bilhin mo na ako. Bilhin mo na ako. Pero, my God. Hindi ko binili, sorry. Ang kapal. Ang kapal niya, ganyan talaga siya kakapal. Oh. And then, pag hinahawakan ko siya, parang, hindi at ako comfortable dito. Sabi ko, pang ilang version na ba to? Sabi ko, 5 nga, di ba? Pero hanggang ngayon, hindi pa rin lapat yung ano niya, di ba? Dapat pag-fold, dapat lapat yon ganyan. Siya nakaganon pa rin ng konti, masisilip mo pa rin talaga ng ganun. Sabi ko, tagal-tagal niya nung gumawa ng fold version, yung nagiging tablet. Pero until now, hindi pa rin lapat yung hinge. Sabi ko, bakit ganun? So, nagduda ako. Sabi ko, parang hindi na lang ata ako bibili ng cellphone. So, nag-ikot-ikot ako. Then, pag-ikot ko, nakita ko, saktong-sakto, may naka-display demo unit sa Games and Gadget. But hello, shout out kay Mr. Mark. Siya yung nagtulong sa akin. Ewan ko, Mark ata talaga yung kanyang pangalan. Pause ko, I'll look for it. Okay guys, Mark nga ang pangalan niya. Sa Games and Gadget siya, doon naka-display itong phone na binili ko na ito. Actually, wala silang stock doon. Kasi, na-amaze pa nga ako nung nagtanong ako sa kanya, sabi may libreng air fryer may mga iba pa silang libre. Kaya lang, unfortunately, wala talaga silang stock. Sabi niya, hanapan ko kayo. E di, nagtawag-tawag sila kung saan branch nila ang meron. Unfortunately, sabi niya, may puti. Ayoko ng puti, sabi ko gusto ko black, pakitignan mo nga ulit. Then sabi ko, sige pakireserve mo na yung puti. Kaya lang, nabili na rin yung puti. So, naghanap siya sa mga store sa paligid. Kung may contacts at saka kung may stock pa sila nitong phone na binili ko na to. And then, nakakita siya, kausap niya, yung sa Aquaphone. Doon sa Aquaphone ako nakabili
ng phone na ito. So, kudos sa'yo, Mr. Mark. Teka, bigyan. Mr. Mark Nartates Reyes. For helping me and for assisting me para mabili ko yung gadget na gusto ko. Although hindi na ako sa inyo nakabili, pero at least natulungan mo ako na makabili from another store. Alam niyo kung saan pananggaling yung ano? Kung saan pananggaling yung unit na binenta nila sa akin? Sa Mandaluyong pa. And we are in SM, South Mall in Las Piñas. So, ganun talagang kasigasig nila na matulungan ako mabili ko yung gusto kong gadget. But anyway, yung sinasabi kong gadget, hindi ko pa nga pala na ikwento sa inyo kung bakit dinecline ko na yung iPhone 15. Dapat talaga pupunta pa kami sa ibang SM branch at saka sa Green Hills kasi malapit na. Di ba Alabang yun? Kasi, ganito, yung sa pamangking ko, 14 Pro, binila namin last year. Midway last year. Oo. Sabi ng pamangking ko, ano yung maba, uncle? Sabi ko, siguro pang vlog at saka pang live kasi nga magla-live na ako sa TikTok. Syempre, maraming cellphone yung dapat nakaharap sa yung ganon. Sabi ko, try ko mag-live. Maglandi-landi lang naman ng lola eh. Sabi kong ganon. Sabi niya, uncle, huwag ka nang bumili ng iPhone 15 kung ipang-live mo. Sabi ko, why? Kasi tignan mo, uncle, oh, pinakita niya sa akin yung ano yung battery capacity niya? Kung wala pang 1 year, 88% na lang ang ano, kumbaga 88% na lang ang capacity ng battery niya. Nagwa 100% siya. Pero doon sa parang pinaka-charging na level ng battery niya is powered na lang siya ng 88%. Sabi ko, ba't ganon? Sabi ko, parang nakakabokot naman. Tapos sabi niya nga sa akin, nagalap nga siya ng charger sa akin kasi madali na raw malobat. Sabi ko, talaga, di ba last year pa natin binili yan? Wala pa nga 1 year yan kako. Tapos hindi naman gamer ang pamangking ko. Hindi rin siya yung masyadong makalikot sa phone. A regular call and text and video lang siya. Hindi siya yung talagang nag-game-game. Kasi ang games niya, nilalaro niya, mga binili sa kanya ng mga gadget na malalaki, doon namin siya pinaglalaro. Kasi kung sa iPhone, maliit, hindi, ayaw namin ng ganon. So, hindi niya ginagamit yung iPhone for games. Pero sabi ko, bakit 88%? Tumawag ako sa friend ko. Sabi niya, Bong, buti nga yun sa pamangkin mo, 88%. Sabi ko, bakit? Yung sa akin, Bong, 80%. Ay, sabi ko, ganon. Tumawag ulit ako doon sa isang friend ko, 14 Pro din. Ay nako, Bong, buti pa ngayon sa mga ano mo, sa pamangkin mo 88%. Bakit ilan na lang sa iyo? 77%. Sabi ko, ay, nabokot ang lola. Kaya ayun, hindi ko binili yung iPhone. Dapat bumili ako ng iPhone para nga may madagdagan yung ecosystem ko ng Apple at saka iOS. Kaya lang hindi ko na, ay, sabi ko, iba na lang. Sabi ko, kung mag-Android ako, at least ibang form factor naman. So I've decided to buy Fold. Yung nagiging tablet. Kaya sabi ko, pag lalabas ako ng bahay, pag aalis ako, dala ko sa sakit, namamasyal kami kung saan-saan, minsan pilayan lola, nirarayuma, iniwan nila ako sa food court, nanonood lang ako ng cellphone doon. Alam mo naman, lola, tingnan mo nga largabisa, no? Hindi ko na nga nakikita yung sarili ko sa video. But anyway, eto nga. Kaya sabi ko, it's time for me to upgrade myself. Sabi ko, siguro, kung sa Samsung 5th gen na, ibig sabihin, ganun na katibay yung mga Fold at ganun na kaganda yung paggawa nila ng Fold. Kaya lang talaga na-disappoint ako sa Samsung. 5th gen na! Samsung Z5 na! Hindi pa yung hinges niya, hindi pa lapat. Tapos, grabe, kitong-kita mo talaga yung ano, yung guhit dun sa gitna. Pagka in-unfold mo siya, yung guhit talaga, kitong-kita mo talagang ganun. Sabi ko, bakit ganun? Ang expensive, yung tinanong ko, nasa 100 plus siya. Sabi kong ganun. Ay, sabi ko, teka, mag-iisip muna ako kasi yung iPhone 256, nasa 80 plus. Pero ang gusto ko kasi, nasa 100 plus din eh. Kasi talagang pinag-ipunan ng lola yan from last year pa. Bala ko talaga eh. Kasi nga dahil sa Type-C, yun talaga yung selling point talaga ng iPhone 15 ngayon. Nag-Type-C sila. Kaya sila bumibenta. But anyway, go. Eh, yun yung kwento kung bakit nabili ko tong gadget na to. Again, ha, kudos sa kay Mark, ha. Pagpupunta kayo ng Games and Gadgets sa SM South Mall sa Las Piñas, hanapin nyo si Mark kung may kailangan kayong mga phone doon. Napaka, ano niya, yung sobra siyang maasikaso sa mga customer. But anyway, siguro nagandahan siya sa lola. Char! And anyway, with no further ado, ito yung binili ko. Yan! It's your Tecno Phantom B
Fold. Tuwa-tuwa ako dito kasi nung naka-display to, sobrang naano ko, na-amaze ako sa kanya. Doon kinalikot-kalikot ko yung sample nila. Buti naman may sample kasi hindi siya dummy, talagang working ano siya, na working na unit siya. So nung kinalikot ko, masyado akong na-amaze sa kanya as compared with Samsung. Although maganda rin naman ang Samsung kasi may function ng Samsung na hindi nagagawa ng B-Fold, pero napaka-minimal lang. At yung medyo nakapalal lang talaga ako sa Samsung as compared dito. Kasi parang dalawa siyang iPhone na pinagpatong. Kaya medyo nireject ko siya. So, eto talaga yung napili ko. Sorry Apple and sorry Samsung. Hindi ko naman sasinisiraan kayo. I'm just giving out my point kung bakit ko binili itong unit na to. Okay? It comes with freebies doon sa Aerophone. Aerophone SM Las Piñas South Mall. So, binigyan nila ako ng power bank, which is dapat kung doon ako nakabili sa Games and Gadget, dapat may air fryer ako na Tecno rin. Kaya lang nga, wala silang stock eh. So, binigyan niya ako ng power bank. Unfortunately, Type-C pa rin. Ay, hindi siya Type-C. Micro USB pa rin siya. Tsaka, medyo... Kayo talaga, Aerophone kayo ha? May diferensya. But anyway, hindi ko naman habol yung power bank eh. Freebies na lang naman to. Eh, nag-charge naman siya. Kaya nga medyo hindi na umangat ng 80%. Ganun. Parang hindi siya nag 100%. Eh, natakot na ako. Ilang araw lang nakacharge. Ay, isang araw nang nakacharge eh. Tapos hindi pa rin fully charge. Tapos binigyan pa nila ako ng cellphone stand. Gusto niya makita yung ano? Ito pakita ko sa inyo kasi nagkwekwentuhan lang naman tayo. Naku, baka live quality na to. Di sana nag-live na lang ang lola. No? But anyway, ayan siya oh. Oh, 'di ba? Pakita ko sa inyo. Oh, 'yan. Kaya lang kasi micro SD pa siya, oh. Tama ba? Micro, oh, tama. Micro USB SD. SD nga pala yung memory card. Sorry. Anyway, pinakita ko lang sa inyo yung free. Pero masama loob ko kasi medyo may something na diferensya. But anyway, magagamit pa rin naman siya. Bigay ko na lang sa pamangking ko. Or sa jowa ko, just in case, regalo ko na lang. Tapos binigyan nila ako ng cellphone stand. Alam ko, nasa 55 pesos yung sa Lazada or sa Shopee. But anyway, at least may 55 pesos akong another one na free. Kahit na medyo pricey din to, ha? Pricey din tong cellphone na to. Hindi na rin basa-basa. Kaya lang, among other folds, at saka, aside from iPhone, siya yung pinakamaganda. Pero, pinaka mura, promise! Kaya napabilihan lola. But anyway, ito yung cellphone stand nila. Napaka-common lang naman. Ayan, no, cellphone stand, o, diba? O, tapos natitilt lang na gano'n. Ayan, itabi na natin yan. Kasi, mag-unbox tayo. Kahit alam nyo namang na-unbox ko na yan at na-try na natin doon. Siyempre, kailangan itatry natin doon. But anyway, pinapa-experience ko lang sa inyo kung ano yung mga libreng binigay nila sa akin, diba? Yan. Tapos, meron silang binigay sa akin na dito SIM. Kaya lang, hindi ko naman ito gagamit. Kung sinong may gusto, paano ba to? Hindi ko rin alam kung paano ito eh. Kasi meron akong GOMO. Tapos, meron akong Sun Cellular. Yung Sun Cellular ko, matanda pa sa inyo. Kasi, yung unang pasok pa lang ng Sun Cellular dito sa Pilipinas, loading SIM ko yon. Hanggang ngayon, ginagamit ko pa rin. Kaya nako, may continental value. Tapos meron siyang yung parang sa likod ng phone na piso lang ata to, o 5 piso lang to sa divisorya. But anyway, yan yung mga freebies ko. Let's go to the main item ha. Medyo baba ko yung cellphone, bababa ko tong para makita niyo yung unboxing. Yan. So, ayan siya. Naku, nakikitaan ng lola. Oh, medyo, ayan, binibining Pilipinas tayo, ha? Ito yung Phantom B-Fold na tinatawag. Ang ganda ng box niya, actually, meron siyang seal dito. Tsaka meron din siyang, may seal siya dito. May isa pa siyang seal, eh. Kaya lang natanggal. Pero itong seal na tong importante. So, pinadala nila from Mandaluyong to SM Las Piñas. At eto na siya. So, i-unbox na natin siya, ha? Oh, ano masasabi nyo? Kaya lang hindi lang pala si B-Fold ang may gantong box. Nakita ko yung isang, yung Google Plus ata yun or something. Ganto rin ang box eh. Gantong-ganto rin. Ganyan din. May ganyan din. May box din na bumubukang ganun. But anyway, it's a very nice unboxing experience, diba? Well, at least feeling mo social ka. Tapos,
out of the box, ito na makikita natin. Ito yung pinaka-cellphone. O, wag na kayo mag-judge. Binalot ko lang ulit kasi natural eh. Gusto kong i-unbox sa inyo eh, diba? Ito yung itsura ng cellphone niya. Actually, inayos ko na yan, pinatibay ko na, pinalagyan ko na ng screen protector. Mahal-mahal pala ng screen protector niya, jelly na yan. Pero wag ka, hindi siya nagagasgas yung jelly. Yung common na screen protector, nagagasgas. So, kahit mahal siya, kapag mamahalin naman yung gadget, huwag kayo magtitipid. Mag-jelly na kayo. Naku, 1.5 ang jelly yung ginastos ko para malagyan to ng screen protector. Tapos, let's continue. So, may parang warranty tuba-tuba, ganun. Tapos, meron siyang, ano ba to? Ang hirap naman makuha nitong box na to. Pinapadusa ako. Yan. So, meron siyang, ano, SIM ejector. Yan. At dito, nakalagay, as in dito talaga, yung meron siyang, nagamit ko na, tinanggal ko lang ulit para makita ninyo. Ito yung parang pinaka-back cover niya. Protector to. Yan. Ang hirap niya tanggalin. Carbon fiber kasi siya. Nahirapan ako tanggalin kanina. Parang ayoko na nga ibalik kasi nag-order na ako talaga ng ano, iba. Alam nyo, ang lola hindi ginagamit yung mga default na gamit niya. Kaya alam pagka ano, baka wala, well, yun in-order ko kasi wala nitong stand na to. Eh, napaka-importante kaya niyan. Kapag ka minsan nangangawit ka na, pwede mo ilagay lang sa table. Tapos pwede ka lang manood. Siya yung pinaka-stand na. Mamaya papakita ko sa inyo paano ikabit. Kakabit ko na rin naman ulit kasi. Tapos sa loob, meron siyang, yan, sticker lang. Ay, hindi nga ito yung sticker eh. Parang welcome churba-churba, ganun, di ba? Hinihingal ako. ganito pala mag-review ng mga gadget, nakakahingal. Tapos meron siyang 45 watts, darling, mga, darling, o, tingnan nyo. USB adapter, o, di ba? Eh, yung Apple, hindi na nagbibigay ng ganito eh. Kaya buti na lang, yung iPad ko, yung itong ginagamit ko ngayon na M1, meron pa. Pero yung mga sumunod yung sa pamangkin ko, wala na. Power brick, wala na siya. So, meron din siya as in USB wire. Yan. Ito, hindi ko na ito gagamitin kasi ang dami ko namang USB ditong available. Eh, gumagana din naman ng, ano, ng fast charging kasi Android to Android eh. Kasi yung Realme ko, natural type C din, yun na lang ginagamit ko. So, hindi ko na rin gagamitin itong 45 watts kasi yung Realme ko, 30 watts naman. Pwede na yun. Hindi naman ako nagmamadaling mag-charge lagi. Hindi mga bata para magmadali. Alam mo, pagka tumatanda ka na, gusto mo na bumagal ang buhay mo. Pero pag bata ka, naku, nagmamadali ka sa buhay mo. Gusto mo agad tumanda. Naku, ako, advice ko sa inyo, enjoy life. Huwag niyo gayahin ng lola. Nagmadali din ako, aga kong graduate, ganyan-ganyan. Naku, it's not happy. So, yun na. Yun na yung pinaka-unboxing natin. Tapos, eto na yung pinaka-cellphone. So, tabi muna natin ito, ha. Ititira ko lang itong pinaka... Hindi kong tawag na screen protector. Ewan ko, ano ba ito? Case, pinaka-protecting case para sa kanya. Actually, likod lang ito. So, eto na. I-peel off na natin ito. Yan yung camera niya, guys, oh. Ganda, di ba? Kaya lang, alam mo ang one worry ko dito sa camera na to. Hindi ko alam kung anong ano to eh. Gorilla glass ba yan or something? Sapphire ba yan or something? Baka madaling magasgas kasi kung titignan nyo, oh, naka-bump siya. Dalawang layer. Ayun, no? Tsaka yun. So, yan ang pinuproblema ko ngayon. Isa sa pinuproblema ko, hinahanapan ko ng paraan kung may mabibili ba yung... ano, protector dyan, tapos lalagyan ko. But anyway, wala pa akong nakikita. Kasi bago pa lang din naman siya sa market, eh, na-release ata to June or April or something like that, or July, this year. Okay, i-fill up na natin siya. So, eto na siya. Mind you guys, ha, naka-jelly protector na to, kaya huwag kayong mag-prejudge, kasi ganun talaga lola, pinapatibay niya kagad. Ayan siya, teka. I-unfold muna natin siya guys, ha. At, pagka-unfold siya, eto itsura niya. Teka ha, i-ano natin. Naghahanap na ng fingerprints ko kasi natural, ginawa ko na siya. Ayan, o, diba? Ang gander, diba? O, pero alam nyo, gagamitin ko pa rin mga pang, ano ko, review ko na video. Ito pa rin, ano, Realme ko kasi wala pa rin tatalo sa camera nito eh. Marami na akong kinita dito. Char! Tapos pagka-finold mo naman siya, oh, alam nyo, ang isa lang sa pinaka-disadvantage niya, mabigat. Kasi alam nyo kung bakit siya mabigat. Guys, aluminum frame siya.
Ayan, kung makikita nyo, aluminum frame siya, high grade aluminum frame. At tignan nyo, oh, walang masisilip na crease. Hindi kayo makakapamboso, oh, unlike sa Samsung. Nung ginanyan ko, ay, pwede ka mamboso dun sa kabila, kita mo. Pero, ano siya, aluminum frame din siya, matibay din naman siya. As in, katulad din rin siya sa Samsung. Tapos, kaya siya mabigat kasi 5,000 milliampere siya. Tama ba? 5,000? O, 5,000 milliampere siya. Ang Samsung ata, 4,800 lang ata or something. Teka, masakit na yung ano ko, batok ko. Tapos, guys, ang likod niya, parang ano, parang felt. Ayan o, hindi siya nag-i-smudge ng mga fingerprints kasi parang siyang felt. Parang siyang tela. Parang siyang, tawag nito, yung balat. Ay, naku, nakalimutan ng lola. Pero parang ganon. Pero as ang sabi nila, recycled material daw itong ano na to. Itong pinaka back cover niyan. Recycled material daw yan. Parang leather. Parang ganon. Kaya hindi siya, hindi kayo mag-aalala na magkakaroon siya ng mga smudges. Yun nga lang, ang problema ko lang talaga itong camera na to. Let's talk about yung specs. Ngayon, ang specs niya, yung screen niya sa harap, protected by Victus or something. It's an AMOLED. Tapos, ang nits niya, 1,100 ata. So, napakaliwanag na niya kahit na nasa labas ka. Hindi nga lang ganun kasing kaliwanag ng Samsung Z Fold kasi nag-try kami doon. Pero at least, maliwanag na rin siya at good na rin siya for 1,100 nits. Pag in-unfold mo siya, so, ang screen naman niya sa loob is LTPO, AMOLED din, 120Hz both front at saka unfolded na ano niya, yung screen niya. 120Hz, good for gaming na guys. Now, pagdating naman dito sa kanyang processor, meron siyang Dimensity ba yun? Dimensity 9000 plus. Tapos, meron siyang hindi nakalmali ata or something ganon, hindi Adreno eh. Pero wala kasi talaga masyadong alaman lola dyan. Pero ang sabi ng pamangking ko ha, eto comparative na lang tayo. Ang processor daw nito, tsaka yung para pinaka graphic card nito, in between Gen 7, tama ba Gen 7? Something yung basa yung ganon ng Snapdragon. Malapit na sa pinaka latest na Snapdragon ngayon, yung AnTuTu benchmark niya, in between ng 7 and 8 daw as according to him. So, napaka-fast na. Tuwan-tuwa nga siya dito. Nainggit nga siya sa akin. Sabi niya, girl, benta ko na yung cellphone ko. Tapos, bili rin ako niyan. I bought it, 60K. 59,999 something ganon. Sulit na sulit na yung pagkakabili ko kasi nung pagkakuha ko sa kanya, na-excite kagad ako. Alam niyo kung bakit? Nakita niyo, oh, meron siyang crease na makikita dito sa gitna. Pero not as much as the Samsung Z Fold. Samsung Z Fold, Diyos ko, para talagang damang-dama mo. Ay, may tupi! Ganyan! Oh, kaya siya almost wala na. Makikita niyo, ha? Buksan ko ng ano. Natuwa ako. Ayan, oh. Hindi mo na talaga ma-recognize masyado yung crease. Tapos, pagka in-unfold mo siya, ayun o, nakita nyo? Oh, yung anlaki pa ng pagkakabilog nung ano, unfolding niya, ang pinaka-disadvantage lang talaga niya, guys, hindi siya pwede yung ganyan, oh, yung parang laptop, hindi pwede. Kapag ka naka-open siya, open na lang talaga siya. Tapos, kapag ka naka-fold siya, fold na lang talaga siya. Yan, o. So, meron tayo dito sa harap na, nasa na ba ako? Gorilla Glass Victus Protection. Ang camera niya po dito is 32 megapixels. At bonggang-bongga ang picture captured niya, guys. Naku po, pakita ko sa inyo, ha? Siya na mismo, pakita ko na kagad sa inyo. Mag-picture ako dito using yung front camera. Now na, as in. Tingnan natin result. Oh, yan. Ay, naka, ano ba yun? Ayun, no? Nakita nyo? Oh, di ba? Ang ganda-ganda ng lola. Very natural siya. Magagamit ko nga talaga siya sa pagbablog ko kasi bonggang-bongga siya. Tapos, meron din siyang image stabilization. Both, all cameras had image stabilization. Hindi ko lang alam kung totoo, pero binobola lang ata ako ni Mark. Pero tinignan ko sa specs niya,
Oo, meron nga. Kaya tuwan-tuwa ang lola. O, di ba ang ganda ng lola dyan? At ito pang isang natutuwa ako, ha? Pagka in-unfold mo siya, meron din siya dito sa loob na... Uy, yan. Meron din siya sa loob dito na 16 megapixels sa camera. I-try din natin, ha? Ay, ano ba yan? Ay, umalis yung mukha ko. Paano na nga ba tayo? Okay. Ayan, ayan, nakita nyo, oh, guys. O, oh, yan, o. Oh. Yan yung 16 megapixels kasi medyo nag-auto-focus yung ano ko. But anyway, ito, magpipicture ako, ha? Ayan, o. Oh. Naku, ayun! O, oh, diba, bongga? Ang ganda-ganda ng lola. Photogenic ba? At maraming function na pwedeng gawin sa camera sa loob, guys. Naku, nakakatuwa. Alam niyo ba, pwede kayong magpa-beauty-beauty rito. Ang daming magagawa. Pakita ko sa inyo, ha. Pagka tinurn nyo siya sa portrait shot, eto yung portrait shot, oh. Yan. So, pagka tinurn nyo siya sa portrait shot, meron siya ditong pwede kang magpa-slim, pwede kang ano, basta may, ano, may something like, may menu siya for body slim, shape ng face, ganun. Teka, tingnan. Ay, ano ba yan? Ayun! Ayun, pagka mabilis siyang nawawala, eh, ayun, no? Meron siyang body, tapos meron din siyang pampaumbok ng puwet. Oh my God! Kaya nga na, ano eh, parang nasobra to. Meron siyang pampakinis, may slim face. Tapos meron siyang, ang dami eh, enlarging eyes, mga ganon. Tapos kung gusto mo yung ilong mo maliit, tapos meron siyang kung yung ano, katawan mo, gusto mo slim. So, pwede mo ring, ang pinakamaganda, isa pa pinakamaganda sa camera, natutuwa ako. Pero, na, pwede rin naman dun sa ibang ano, sa ibang cellphone na folded. Yung pag ginamit mo ito, pwede mong gamitin yung pinaka main cam. Pindutin mo lang ito. Pag pinindot mo yan, tapos pindutin mo to, yan. Mapupunta ka ngayon dito. Ito na yung parang magiging... Ito na ang gagamitin mong camera, yung pinaka-main cam. Guys, Diyos ko, 50 megapixels, etc., etc. May telephoto rin siya. Alam ko, 50 megapixels din. Ayan, no? Tapos... Ay, sorry. Teka. Tapos, meron siyang ano pa nga ba yung isa, telephotos. Basta something-something yung isa na ultra-wide ata na... Alam ko, maganda rin siya eh. Alam ko, 50, almost 50 megapixels din eh. Tapos yung aperture niya, malaki daw yung butas. Kaya kahit daw madilim, kering-keri. Teka, babalik na rin ko ulit. Nawala. Yan. Kahit malaki yung butas na, malaki daw yung butas ng camera nito, kaya kering-keri daw kahit dark. Actually, medyo madilim dito, pero makikita nyo oh. Diba, ang ganda ng picture. Kaya magpipicture ulit ang Lola using the main cam, ha? Oh, 'di ba? Oh, 'di ba consistent yung camera niya? Ang hindi ko lang gusto dito minsan namumula-mula ako, pero nawawala rin naman pag nag-autofocus na siya. Kailangan mo lang gandahan yung lighting system mo kasi meron siyang tinatawag na AI cam. May AI cam siya, may portrait video tsaka wild anto wide selfie. Yung wild selfie, yung pagka magsi-selfie ka, tapos di ba gitna lang, pwede mo siyang ikot ng ikot na ganon, tapos wide, parang mag horizontally wide yung ano, pwede mo nang kunin, tapos parang siya na yung magtatahe para maging isa siyang picture. But anyway, punta naman tayo sa ibang lugar, ha? Ano na ba yung mga na-discuss ko? Teka, nahihingal na ako. Nakakahingal pala mag-review ng ano, cellphone. Pause ko lang sandali. Okay guys, punta naman tayo dito sa Unfold. Natutuwa din ako dito kasi napakaganda at napakaraming magagawa. Teka, open ko yung ano, open ko yung application na punta tayo ng Chrome. Yan. Diba? Pagka in-open mo yung Chrome, tapos halimbawa may gusto kang tawagan sa yung Messenger, ang gagawin mo, gaganyan mo lang dito sa gitna, oh. Ayan, oh. Tapos pwede ka nang mamili ng app na bubuksan mo ulit dito. Halimbawa, itong Play Store. Ayan, so dalawang app, tapos bukod doon, pwede mo pang, ano dito, i-slide dito. Kasi meron dyan, ano, pilian ulit ng app na pwede mo pa rin piliin yan. Tapos, ang mangyayari dyan, ay, ito na nga pala yung pinili ko, Chrome na nga pala. Teka, ano ba maganda? Kaya lang kasi hindi lahat supported, punta tayo Facebook. Ay, wala, hindi lahat supported. Pero usually, ang mangyayari kasi doon, guys, mapupunta siya sa gitna.
Tapos, halimbawa, guys, di ba, yung kaninang binuksan mo na dalawahan, kanina nasa power nitong Facebook na to, di ba? Pag binuksan mo siya ulit dito, di ba, pag pinindot, di ba, ganyan yan. Pag pinindot mo ulit dito, mahanap mo pa rin yung dalawahan na yun. Pindutin mo lang yun, oh. Guys, usually, yung ibang, ano, pagka, yung ibang Windows, pwede pang may floating dito. Kaya lang kasi, medyo yung ibang apps hindi pa compatible. Pero nagagawa ko, hindi ko nga lang alam pa. Ano bang compatible dito? Notepad. Wala guys, hindi ko talaga magawa. Kasi talagang medyo nabobobo ang lola pagdating sa ganyang mga high-tech. Pero talaga, positive na positive ako na pwedeng maging tatlo. Yan, di ba? Kaya, ang dami-dami pwede kang mag-multitasking habang nanonood ng video. Pwede kang kung ano-ano. Tsaka, eksaktong-eksakto lang yung size niya na makikita pa rin ng malabong mata ng lola kahit hindi ako magsalamin. Yun ang pinaka-the best at gustong-gusto ko. Alam nyo ha, yung form factor na to, ang ganda. Kasi, bawa nakahiga ang lola. Pag nakahiga ang lola, usually, di ba? Pag tablet, tingnan nyo ha, let's compare it with the tablet. Ito yung tablet ng lola na 11-inch na iPad. Tingnan niyo naman yung form factor niya, oh. Ang laki ng difference. Ito hindi ko ito magamit pag nakahiga. Nagagamit ko lang ito pag naglalaba ako, tsaka pag nag-3D rendering ako, tsaka nag-e-edit ako ng mga songs. Kasi yun ang pinakamaganda naman kay, ano, kay Apple. Ang daming libreng editing tools as compared with Android. But anyway, Android as a whole naman yan, ha. Tapos ito, pagka siya ay naka-unfold, parang ano, milagro, kasi parang ang gaang. Parang ang gaang niya nandalin sa kamay, tapos when you're using it, di ba, yan o, saktong-sakto lang. Parang kahit saan ka magpunta, pag ginanyan mo siya, it's just right for your hands na kayang-kaya niyang isupport, di ba? Ang ganda. Tapos, kapag magta-type ka sa kanya, pwedeng dalawang ganun. Ang sabi ng pamangkin ko, okay daw siya for gaming. May konting init, pero hindi ganun kainit. Tapos yung pinaka-charge niya, yung battery niya, kapag ka naman nilagay mo lang siya doon sa mga, ano ba, common na default na setup, alabawa, yung 120 nilagay mo lang sa automatic, etc., etc. Hindi ko na-explain yung iba, umaabot siya ng isang buong araw. Kahit gamitin ko siya ng gamitin sa video, kasi madalas ako nanonood ng mga video eh. Nag-automatic naman yung screen nito. Kapag ka sobrang malakas ang ilaw, liliwanag siya. Kapag ka naman medyo madilim ang paligid mo, yung liwanag niya medyo lalabo. Para at least kumbaga hindi na i-strain yung mata mo. So excited na excited ako gamitin pa ito. Ilang araw ko pa lang siyang nagagamit. So wala pa akong masyadong maikwento sa inyo. Pero yung pa lang yung mga favorable na nakita ko sa kanya as per ginagamit ko na siya kasi ngayon. So 2 days pa lang ata ginagamit. Pero tuwang-tuwa na ako. Kasi kahit saan ko siya dalhin, okay na. May cellphone ka na. Tapos, may tablet ka pa. O, diba? Bonggang-bongga. So, guys, teka. Alam nyo, kasi may cellphone ako. May cellphone akong Huawei. May cellphone din akong Realme. Kumbaga lahat naman binabara. Ako na meron akong Lenovo. Tapos meron akong iOS. Parang ano, nung wala akong ecosystem. Pero sila masasabi ko sa inyo. Kasi kung bumili pa ulit ako ng iPhone with the same price na nasa ang iPhone, kasi ang basic niya nasa 70 plus eh. Ang Z Fold, alam ko yung basic din niya nasa 80 plus to 100 plus. As compared dito, na bonggang-bongga yung specs niya, alam nyo nga pala, nakalimutan ko sabihin sa inyo, ang kanyang RAM, 12 gig din. Tapos, ang kanyang ROM is 512. Meron siyang dual SIM na ano, talagang pwedeng parehas na 5G. 5G na nga pala siya, I forgot to say. At mabilis kumonekta sa internet, may gulay. Diba yung sa mga SME, pwede kang kumonekta sa wifi nila. Andun ako sa kabila, pero kayang-kaya pa rin yung sagapin yung wifi ng SM. So, ibig sabihin, maganda yung wifi niya. Marami pa akong pwedeng sabihin sa kanya, kaya lang yan lang muna yung masasabi ko kasi ilang araw ko pa lang naman siyang ginagamit and expected na talagang ito na yung pinaka-form factor na gagamitin ko. Parang, ano eh, kasi pag tumatanda ka, di ba, ang hirap-hirap kasi kapag ka nagsiselfone ka at malit yung cellphone mo, pwede mo na malakihan yung phones, kaya lang parang nakakabitin kapag, halimbawa, gusto mo ng multitasking.
being, kapag kami tumatawag sa'yo habang nanonood ka ng video, well, at least this one, yung form factor niya, mas okay na, at saka mas convenient na, kasi mas matibay na ang mga fold ngayon. This was tested according sa pag-research ko, this was tested 200,000 times na finold at saka in-unfold. Pero hindi naman siguro kasama doon yung kapag ka, di ba, nagde-degrade yung plastic eh, kapag ka tumatagal siya, nagde-degrade yun. Pero ang testing lang nila is yung fold at saka unfold. Ibig sabihin yung mga hinges niya at saka yung pinaka-plastic niya sa loob, kung magka-crack, wala. 200,000 times silang finold at saka in-unfold. Okay pa rin. Dinivide ko yung 200,000 ng siyempre 12 months, di ba? Ay, 12 months. Nang 5 years. Parang ganon. Tapos, dinivide ko ulit yung 5 years. Yung 1 year, dinivide ko ulit ng 365 para makuha ko kung ilang fold lang ang pwede kong gawin at saka unfold per day. Diyos ko, day! Lumabas 50 plus na folding and unfolding. Eh, hindi naman... hindi nyo naman kaya, unless sila kung nilalaro nyo siya, no, ginagawa nyo siyang fidget, imposible naman, di ba? Kaya, nako, mahirap nang sirain ngayon ng mga fold. So, I would highly recommend na bumili na kayo ng mga gantong gadget. Dati takot at takot din ng lola, kasi ang feeling ko rin, ang daling masira. Yun nga lang, guys, medyo iingatan nyo siya, kasi wala siyang IP rating. Pero, meron lang siya yung parang pang-splash. Eh, bumili ka ba naman cellphone para basain mo, di ba? Siyempre, pag bibili ka ng mga gadget na to, kahit Apple pa yan, eh, I would not recommend na basain nyo siya. Pero pwede naman siyang mag-splash, and yun lang ang wala siya. Unlike yung Samsung, talagang may IP rating siya. Hindi ko lang alam kung anong IP rating yun, pero pwede daw malubog sa tubig yun. But hindi ko naman lulubog sa tubig to. Personal use, at saka yung pang-araw-araw na gawa, maingatan lola. Yung mga cellphone nga na binenta ko, bagong-bago pa eh. Pero kung kayo ay medyo hindi maingat na tao, medyo active, at saka medyo pabaya eh, hindi ko re-recommend to kasi nga walang IP rating eh. Pero kung okay lang naman kayo at common lang naman kayo gumamit, maingat kayo, eh, highly recommended to. Murang-mura na to, guys. Diba? Sa form factor niya, 60K. Kasi 59,999 something-something. So, I would highly recommend you to buy na. Kasi nga, maganda na siya. Pero may mga downside naman din eh, diba? Ang downside niya, hindi pa rin tayo sigurado kung talagang tatagal yung plastic niya sa loob. Pero ang upside niya, may 1-year warranty naman siya. Na kapag ka nasira yung plastic sa loob, punta lang kay service center, replacement naman kaagad sila. Tapos, isa pang downside niya is medyo may kabigatan nga. Kasi malaki yung battery niya, at saka, syempre, katumbas pa rin yan ng dalawang cellphone, no? Pero as compared to other fold, isa na to daw sa pinakamanipis. Pero meron din siya nga palang, ano ha, guys? Meron din siyang fingerprint. Kanina ko pa ginagamit. Kaya, so, nasa gilid lang yung fingerprint niya kasi daw hindi daw talaga pwede sa screen. Alam namang naka-unfold tapos dun sa screen sa loob at saka sa screen sa labas. Meron pang ano. Kaya sa side talaga nilagay siya. May facial recognition. Then, lahat ng security meron din siya. Kaya natutuwa ako kasi at least safe ka. Safe yung paggamit mo at saka magtatagal ito kasi may feature proof na siya. Alam niyo ako ano yung feature proof niya? Yung 12 gig na RAM, pwede nyo pang i-increase, bongga. Hinahanap ko nga, eh, kaya lang hindi ko pa mahanap. Pero pinakita talaga nila sa akin doon, check ko sa setting, pinakita talaga nila sa akin doon na pwede nga i-increase. Alam nyo, meron siyang virtual RAM na tinatawag. Habang hindi naman nauubos yung 512, wala naman kayo masyadong nilagay or something like that. Kasi pwede nyo naman ding OTG to eh. Pwede nyo i-transfer yung mga file sa... mga micro USB or something like that. Yun nga lang pala, fix nga pala to, hindi na to upgradable ha. Hindi na upgradable yung ROM nito. Naka-fix na siya ng 512GB. Nako, para sa akin, more than enough ang 512GB. Hanapin na lang natin yung sinasabi ko sa inyo, yung RAM and ROM. Nasa storage eh, post ko muna sandali. Ay nako, hindi ko makita. Pero positive ako na pwede nga kahit mag-Google kayo at mag-search kayo ngayon, positive na positive ako, pwede pa siyang mag-increase ng RAM up to, ewan ko, up to 16 gig ata, or pwede mas higher pa doon. Kasi alam ko, plus 6 or plus, basta nagkakaroon siya ng virtual RAM. Kaya kung kayo ay mga gamers,
Aba, eh, di malaking bagay na yon. Tapos, plus 120 Hz pa yung kanyang frame rate. Aba, bonggang-bongga na yon. Kaya lang, I would not recommend to use this for games kasi, alam mo na, yung plastic, although naka-jelly na ako, pero kasi ang lola kasi, alam mo, maalaga. Hindi talaga ako gamer eh. Talagang vlogging lang ako. Kaya lang kasi, pag gamer ka, medyo, siguro palagyan mo na rin jelly muna. Katulad ng lola, naka-jelly na yan, oh. Alam mo ang pagkaiba ng jelly sa regular na ano, screen protector. Yung jelly, yung parang ano, kahit magasgas siya, hindi mo makikita yung gasgas sa kanya. Kasi, teka, parang naalala ko yung ano, yung, teka, parang naalala ko yung ginagawa ko kapag tinatatlo ko. Pasensya na kayo, hindi talaga ako tech reviewer ng ano, gadget na ganito. At Bobo Plus pa ang lola. Ayan, oh, parang ginanyan ko. Ay, tapos, ganyan mo di, ay, sorry. Tapos, yeah, ayun o, pwede ka mamili kung, ay, hindi ko na alam. Pero, yun lang ang talagang kabisado-kabisado ko yung igaganyan mo dito, tapos igaganyan mo dito sa gitna, tapos igaganyan mo. Tapos, mahati na siya. Yun lang ang kabisado ko, pero ang alam ko, pwede pa dito eh, ayan o. Hindi ko lang alam kung paano. Ito, may floating dito eh. Hindi ko lang alam kung paano. Ewan ko, basta alamin ko yan. Dalawang araw palang gamit-gamit. Pasensya na. Patawarin nyo na ako. Pero at least, may mga positive side siya na kayang-kaya at bonggang-bongga para sa pagbili nyo sa kanya. Ano, more than half the price ng Samsung at saka iPhone. Tapos yung form factor niya, eh talagang future-proof dahil magagamit ninyo dahil hindi na kayo kailangan bumili ng tablet, the same time may cellphone na rin kayo. Medyo may kabigatan, pero ganun talaga kasi tablet nga siya. Pero pag alam mo, pag tablet mo, hindi naman na siya mabigat eh. Parang milagro nga eh. Parang biglang gumagaang. But anyway guys, yun lang muna ang masasabi ko sa inyo dito at mukhang wala na akong ibang masasabi kasi pagka ginagamit ko na siya, tsaka ako na lang nalalaman eh. Hindi naman ako gamer. Siguro yung mga review niya for gaming at saka etcetera etcetera eh siguro yung sa ibang product reviewer niya na tingnan. As for me, kung papayuhan ko kayong bumili nito kahit na medyo alam yung ano, kung maingat naman kayo, bumili kayo. Bongga. Ang sasabihin ko lang sa inyo yung form factor niya, the best experience. At hindi ko na nga balak balikan yung mga regular lang na cellphone. Eto na yung parang pinaka magiging driver ko araw-araw na cellphone na gagamitin ko. Kasi pag nagkakaedad ka na, kailangan mo talaga nung extra screen na yun eh, na nakatago. At maingat naman yung lola. But anyway guys, kapag gusto nyo bumili, punta lang kayo ng SM South Mall. Bisitahin nyo si Mark. Nako, tutulungan kayo nun. O pumunta kayo ng Aquaphone. Naalala ko yung pangalan nila kasi Aquaphonic, di ba? Aquaphonic ang ginagamit ng lola sa mga halaman niya. But anyway, maraming salamat sa inyo. Sana may natutunan kayo at may nuggets kayo sa pagpa-product review ko ng cellphone na to kasi hindi naman po talaga ako cellphone reviewer. Ako ay hamak na kung ano-anong reviewer lang pero wala talaga akong guts para mag-review ng mga cellphone na to dahil alam niyo na low-tech ng lola eh. Pero naaalala ko pa rin kapag kinikwento sa akin ng pamangkin ko. Maraming salamat. It's still your Lola with an H. Punta kayo sa ibang platform. Laging niyan ha. Lola Bong Lim. Maraming salamat po.